So sa pagiging interesado ng Golden State Warriors sa former All-Star na si Jimmy Butler, sa ngayon nga ay halos binabantayan ng Warriors front office kung ano ang status ng player na ito sa team ng Miami Heat. Dahil ayon nga sa mga latest report ngayon ay hindi nga handa sila patrialing bigyan ng max contract si Jimmy Butler. Kaya naman inaasahan na talagang maraming mga NBA teams sa makikipag-agawan sa Warriors upang makuha ang player na ito. As of now sa status ng Golden State Warriors kay Jimmy Butler, tanging si Jonathan Kuminga nga lang ang asset na meron ng kanilang team. At talagang pinaghahandaan nila ang former All-Star dahil kahit eligible na si Kuminga sa kanyang contract extension, hindi pa nga rin nila ito ibinibigay dahil sa pagbabaka sakali nila kay Jimmy Butler. Ganun pa man sa pagiging desidido ng Golden State Warriors na makuha ang former All-Star, may inilabas nga ang Sports Illustrated na 3-team trade na kinabibilangan ng Atlanta Hawks, Miami Heat at Golden State Warriors. So sa trade proposal nga na ito ay matatanggap ng Warriors si Jimmy Butler at Tyler Larson. At para naman sa team na Miami Heat ay marireceive naman nila si DeAndre Hunter, Bogdan Bogdanovic, Jonathan Kuminga, Moses Moody at isang 2025 first round pick na nanggaling sa Warriors. At ang mga players naman na matatanggap ng Atlanta Hawks ay sila Andrew Wiggins, Kevon Looney, Nikola Jovic, Gui Santos at isang 2027 first round pick via Warriors. 2031 first round pick naman na nanggaling sa team na Miami Heat. Well, sa trade nga na ito ay panalong panalo ang Atlanta Hawks at Miami Heat dahil magkakaroon nga ng malaking tulong si Nikola Jovic at Andrew Wiggins kay Trae Young pagdating sa scoring. Pwede rin naman nilang gamitin pang backup center si Kevon Looney kay Clint Capela. At para naman sa team na Miami Heat, magkakaroon nga sila ng mga young guns na maaasahan mo pagdating sa scoring at depensa. At isama mo pa nga dyan ang napakainit na shooting ni Bogdan Bogdanovic. At para naman sa team ng Golden State Warriors ay napakarami nga ng mga players na kanilang bibitawan para kay Jimmy Butler. At hindi pa nga sila nakakasigurado kung makakapagkampyon sila kapag nakuha na nila ang former All-Star. Dahil alam naman natin last season na hindi talaga napakinabangan ng Miami si Jimmy Butler dahil sa mga natamo nitong injury. At ang hindi pa nga maganda sa player na ito ay meron nga din itong attitude na kung saan nakikipagsagutan na nga ito sa buong coaching staff ng Miami Heat dahil sa mga kagustuhan nga nitong gawin sa loob ng court. Kayo mga lods, sang-ayon ba kayo sa trade proposal na inilabas ng Sports Illustrated para kay Jimmy Butler? Comment down below lang mga lods. At dahil desidido lang din ang Warriors nagmuwa pa ng pagbabago sa kanilang lineup, ayon nga sa ilang mga eksperto ay mas magiging fit nga daw si Robert Williams sa team ng Golden State Warriors. Dahil ito naman daw talaga ang napakalaki nilang problema last season na kung saan kapag may nakakatapat nga silang mga dominanteng big man sa NBA ay halos wala na nga nagagawa si Draymond at Kevon Looney sa ilalim ng basket at ang tanging pambawi na nga lang nila ay ang scoring ng two-time MVP na si Stephen Curry. Ganun pa man ay may chance pa rin naman ang Warriors na makuha si Robert Williams dahil hanggang ngayon ay may isang bakante pa nga sila sa kanilang roster spot. At kung hindi man nila makukuha si Nasir Little, pwedeng-pwede nga nila itong i-acquire sa team ng Portland Trail Blazers upang magkaroon talaga ng totoong pagbabago sa lineup ng Golden State Warriors.